what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. Hello everyone. For this interview, I invited Karen Castro, a fashion designer. Karen, thank you for this. Thank you, Derek. Ang audience natin, alam mo, ano ang baniwala ka o hindi, audience natin, pinakamarami 14 to 25. So wow. Aspirational ito. Gusto ko mag-aspire yung mga future designers, yung kwento mo bilang fashion designer. Karen, kwentuhan mo naman kami, paano ka nagsimula bilang fashion designer? Okay, unang-una, alam mo naman taong hospital ako, di ba? Hindi ko nakukwento yung tungkol dun sa hospital patient. So, sabi ko, medyo gusto kong maiba naman yung mundo ko. Sabi ko, makapag-aral nga ng fashion design. Saan ka nagtapos ng fashion design? Una muna, gusto ko lang matutong mag-pattern ng tama, malam yun ang basic. So, nakakita ako, alam niyo naman ako direct, di ba, sa research. Nakakita ako FIP, so malapit lang siya doon sa ano okay. Ko. So, Tigas ba ito? Yes, dito sa may San Miguel, sa Mandaluyong. O yung One San Miguel. One San Miguel. Since taga-pioneer ako noon, so naghanap-hanap. Tapos, ayun, medyo parang sabi ko, parang hindi ko pa calling ang fashion noon. Parang in-stop ko siya. Tapos, ayun na naman. May ano ka na nun? May anak ka na? Meron na. Ah, okay. Yun nga nila, kaya nga gusto kong mag-aral para itatahi ko sila ng damit. Ah, yun ang pinaka-ano mo, yung gusto mo, itahi mo sila ng damit, gawa mo. Gawa ko. Bukod sa pagiging nanay, na-practice mo rin pagiging designer. Yes, no? Dure. Diba? Kasi parang si mama ko, nananahi din siya, dressmaker, assistant ng papa ko, tailor sa Nueva Ecija. So pareho sila, yung parents mo. So lahat ng mga sinusuot ko, mga gawa lang nila. So pareho silang gumagawa ng damit. Si papa yung gumagawa ng mga suits ng mga lawyer sa Nueva Ecija, sa Cabiao. Ah, kita nyo naman, oh. Si Karen pala sa product of two people who create clothes. So si Karen na ngayon. Kasi nga naman, lumaki siya sa mga magulang na gumagawa ng damit. Ah, pero hindi ganun ang nangyari. Sinisipa ko yung makina nila. Ay, parang hindi ko nakita yung sarili ko na nagtatahe. So, hindi pala acquired. Hindi pala. Tapos, di eto na, nakahanmel. Parang may nagsabi sa akin na may sofa. Oh, sofa. Oo.
So from interior design, School of Fashion and School Arts. School of Fashion and the Arts. Siya before, ngayon Sofa Design Institute. May senior high school na nakita ko. Meron na. Anyway, since I'm interior designer ako, nag-enroll ako sa Sofa as fashion design. Sabi ko gusto ko 4 years. Pero nung nakita nila yung ano ko, yung transcript, sabi, ay hindi pwede kasi ang dami ng mga marami ka na credit. Kailangan ano lang, yung associate na lang. So, ayun, yung lola niyo nag number one minsan. Oh, okay. 99.99. Ay! Uno. Flat to one. O, flat one yun. Flat one na. Hindi pa five. Parang gano'n nakalimutan. Kabaliktad. Balikta lang grading. No. Tapos ayun, ang nangyari niyan, isa sa mga teachers ko doon, si Richard. Richard Papa! My God, yes, our friend, tapos Richard. Tapos nag-intern ako sa kanya, ako yung tumatakbo ng Cinderella. Oh. Ako yung karay-karay sa Bangkok. Okay. Tapos, ayun, basta sinama niya ako minsan sa ano. So maganda ang training kay Richard. Maganda. Sinama niya ako minsan sa meeting ng FDAP. Ayun, oo. So, naging member ka ng FDAP. Hindi ba yun? Ah. Sinama niya lang ako. May meeting sila sa Resorts World para dun sa Body Shots 2013. Ako yun. 2013. So, ito nangyari. Oo. Sabi niya, pakikilala kita dito ha. Ikaw, anak ka dito ha. Kasi hindi ka papasigil mga lola mo, mga tawag dito. Discriminating. Yes. Hindi ka papansin eh. Pag sinabi yung estudyante lang kita, sabi na kalala niya, anak siya ni Mito. May nakapagsabi, siguro sa labas yan. Kasi hindi ka mukha. Una tayo magbanggit ng mga pangalan. Tapos na nagsimula, ngayon, eto na, Body Shots. Parang screening, sabi, yeah. Ipapasok daw ako sa FDAP by as invitation. Member. Si Tito John T. Martinez ang nag-image sa akin. Ayan. So, mga takot-takutan. Pero talaga, ang nagsimula sa yung tumulong was Richard Papa. Richard Papa. Yes. Richard Papa. Karen, matagal-tagal ka na rin bilang fashion designer. Ano so far, ha? Ano so far ang pinaka-the best mong masasabi sa karera mo bilang fashion designer? Anong the best experience? Ang the best experience ko, yung mga kasama. Oh, importante. Importante yun. Kailangan, para kayong lovers, nagmamahalan kayo sa isa't isa. Kasi doon makakabuo kayo ng magandang, ng family. Tulad nga nung sinabi niyo sa akin, diba sabi ko direct, ampunin niyo na lang ako. Ano sagot mo? Hindi namin siya ampunin. Isasama namin siya sa pamilya. Yes. Ayun. Tapos Karen, matanong lang kita. Ito Marites. Meron ka na bang kliyente na naging mahirap ka dito? You don't have to name names. Paano mo siya nalusutan? Actually, teka, paano ba ito? Ibang ano eh. Ibang situation din eh. Na alam kong mas mahirap siya sa akin. Ah, okay. Pero, sige lang, go lang. Hindi naman ganun. Yung mga panahon na yun kasi. Mm-hmm. Yun yung magpapagawa ka, papakita mo yung gusto mo. Siyempre, ikaw susundin mo. Nung gawa na yung damit, sasabihin, ano ba naman yan? Ang pangit-pangit, parang basura. Ganun kadiretso. Parang, alam niyo naman tayo, medyo nananahimik. Oh. Yung bisa sabihin kung mas mukhang basura ka pa sa damit mo. Kaya lang, nginitian ko na lang siya. Hindi ka sinabi yun. Oh. Kaya siya mismo yung parang nahiya sa sarili. Paano nagtapos yun? Wala, hindi ko na lang... Kasi parang feeling ko parang... Ewan ko kung wala lang siyang pamabayad. Or ano, sinabi ko na lang na sige kung ayaw niyo, huwag niyo na lang kunin. Kasi diba Karen, ang pagiging fashion designer ko, it's not a bed of roses. Diba may mga kliyente talagang difficult. And kailangan... Wala tayong magagawa, live with it. Diba? Kasi ganun, may ganun talaga sila. May mga kliyenteng, problematic, diba? Pero, syempre, it's a charge mo lang sa experience yun. Diba? Karen,
ano pa ang plano mo bilang fashion design? Ay, madaming pa po. Parang feeling ko nga ngayon pa lang ulit ako nagsisimula. Kasi medyo hindi ko pa napapatunayan masyado yung sarili ko as fashion designer. Parang gagawin ko pa lang ng mga panahon na pre-pandemic. Pero bigla lang nangyari si pandemic. Tapos sabi ko, babalik ako after ng sa post-pandemic. Pero parang hindi ko alam kung saan magsisimula. Ano ba? Saan ka ba komportable na fashion bilang Karen Castro? Ano, saan ka expert? Anong klaseng damit ang expert ka na ginagawa? Nagsimula ako sa mga gowns kasi nga sa mga pageants natin. Pero parang ngayon parang gusto kong ituloy sa menswear. Ah, ayan ha. Take note. Kasi yung boss ko sa Velaris, si Sir L.A., nagawad ko siya ng suits. Hindi ko alam kung palpak o hindi, pero first time ko yung gawin yung suits. Pero sabi ko, bahala na basta gagawin ko. So from measurement hanggang sa mabuo talaga binigay ko yung obra ko talaga. Kare, ang tanong ko, bakit sa men's? Meron bang market? Parang ang dami-dami na kasi direct ng mga gumagawa ng work. Parang sabi ko, mahirap din yung competition. Pero parang hindi naman. Kasi parang kahit maraming mga designers, parang andun pa rin sila. Diretso. Parang gusto ko lang itry yung men's. Okay. Basta importante, hindi ka naman lugi, di ba? Kailangan may market, di ba? Di ba, I'm sure. Pag malaman ng marami yan, iba dyan na gustong, you know, magpagawa kay Karen. Karen, paano ka nila makukontakt bilang designer? Okay, pwede nyo naman akong i-message sa Facebook ko, ipapalagay ko na lang kay Direkata yung link. Doon yun na makikita lahat, pero wala pa naman doon yung mga, yung portfolio ko. Kasi nasa real estate ako ngayon. Yan, importante kasi Karen, meron lang makukontakt ka. Di ba, baka sakaling may gusto magpagawa doon sa mga nanonood sa atin ngayon. Di ba? Kasi, alam niyo ba, ang kanyang Facebook po ay Karen Castro. Karen Castro. Hanapin nyo na lang po sa social media. Doon nyo po siya makakontakt. Baka gusto nyo magpagawa. Menswear, ha? Ayan, gusto nyo lang pasukan ng menswear. Nakagawa na naman siya. So, alam niya na yan. Di ba, Karen? Karen, may anak ka, di ba? Yes. Buti hindi sumunod sa yapak mo. Sikat ka. Sabi niyo, sikat ka. Fashion design din siya. Ay, mag-ano din ba sikat? Pero nung nag-pandemic na, at saka, ayun, parang nagdadala pang isip, gusto mag-dance, gusto mag-mess, gusto mag-ano, sabi niya, ma, hanggang ito na lang muna, mag-transfer na lang ako sa, parang UE yata. Kaya lang na nagpunta kami sa UE, kailangan niyang pumalik sa UE. Eh, old curriculum. Sa UE. Pero may ano naman, may inclination naman sikat maging fashion designer. Sana matuloy, no? Kasi ako, personally, as a director, natutuwa ako pag nadadagdagan yung mga female fashion designers. Oh, kasi puro di ba, puro members, di ba, ng aming lahi. So anyway, Karen, ano ang masasabi mo sa isang bata na gustong sumunod sa yapak mo? Kunwari, may isang bata dyan, babae man, lalaki, gusto niya paglaki niya maging fashion designer din siya. Ano ang sasabihin mo dun sa bata? Tuloy-tuloy lang kung ano yung gusto mong maging paglaki mo, sundin mo kahit sino pa yung umawat sa'yo. Di ba yung iba nagdaan sa mga, wag mong kunin yan, dapat mag-doktor ka, dapat mag-ganito ka. Kung ano yung passion mo, sundin mo kasi kung saan ka masaya. Yun yung magiging, makakapagtrabaho ka ng maayos pag masaya ka eh. Kaysa pinipilit. Sa bagay, naku kids, kung gusto yung maging fashion designer, si Karen hindi nag-ambition maging fashion designer pero nag-aral.
di ba Karen, kailangan pa din ni matuto mag-research, no? Proper education din, andiyan ang FIP, andiyan ang SOFA at marami pa. Tsaka research. No, dapat malaman yung mga latest trends, di ba, yung fashion. Lalo na ngayon, ganyan na tayo, may mga dami nang nare-research. Ako dati nagre-research sa WGSN. Oh, yan talaga. Ang membership nun mahal ho. Kaya lang libre naman silang site. Kaya doon pumapasok si Karen. Anyway, Karen, thank you. Alam niyo po, in-ambush ko lang siya. Kasi may meeting po kami. Eh, gusto ko rin siya i-feature sa aking YouTube interviews. Kaya ito po, nandito po siya ngayon. Thank you for saying yes, kahit na sa maikling panahon, sa pagkakaano. In-ambush ko lang po siya kanina. Karen, thank you and say bye to our audience. Thank you, Dendrick. Bye po. Thank you very much. Bye.